Kai Soto umalis na sa Australia at naispatan sa paliparan sa Singapore. 2022 NBA draft update kay Kai Alamin at Kai pinagtripan na naman ng teammate nito sa Adelaide. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Marami tayong mga nababasang mga komento online hingil sa napipintong pagpasok ng ating kababayan na si Kai Soto sa 2022 NBA Draft. Mostly sa mga komentong ito ay mga tanong kung talaga bang magpapadraft na si Kai this year NBA Draft o kung mag-i-stay pa sa liga ng mga Australiano. Though wala pang direktang anunsyo mula sa kampo ng ating pambato, ay may ilang bagay naman tayong nakalap na posibleng magbigay ng kahit konting linaw sa desisyong ating pinakahihintay. At ang mga bagay na ito ay ating tatalakayin, pero bago tayo magsimula ay kailangan nating lawakan ang ating pag-iisip para sa mga bagay na ito. April 24, 2022 deadline ng mga early entries declaration para sa mga prospect na sasalang sa 2022 NBA Draft. Ayon sa rules ay dapat magdeklara na ang mga players na gustong sumalang sa draft sa petsyang ito na hindi lalampas sa 11:59 PM oras sa Amerika. Di tulad ng ibang prospects sa NBL na nag-anunsyo na ng kanilang pagsali sa NBA Draft, si Kai ay hindi pa nagpahayag ng anumang desisyon kung sasalang ba ito sa draft. Ngunit kahit pa nga hindi maglabas ng opisyal na anunsyo ang isang malalaro basta eligible na ito para sa draft ay okay lang yon. Wala na sa Australia si Kai. Yes, may ilang mga larawan sa social media na nagkukumpirma ng pag-alis ni Kai Soto sa Australia. Sa larawang pinost ni Kahoops Ronel Martinito ay makikitang nasa paliparan na ng Singapore si Kai. At sa larawang ito ay umiikot ang mga tanong kung saan ba patungo ang ating kababayan. Ito ba ay papuntang Amerika para magprepara sa draft o uwi muna ng Pilipinas para magbakasyon? Posibleng bumalik pa sa Australia si Kai Soto. Sa post ng mismong Pinoy tattoo artist ni Kai sa Australia na 10.inc, sinabi nito sa caption na work in progress daw ang tattoo ni Kai. Mas pinalakas pa ng paniniwalang babalik pa si Kai sa Australia sa mga huling linya ng caption na ito. Dalawang bagay na magkaiba ang posibleng ipakitang outcome: ang pagbiyahe ni Kai paalis ng Australia upang tumungo sa draft, at ang pagpost ng artist ni Kai na nagpapatunay na babalik pa ito sa Australia at itutuloy pa ang paglalaro sa NBL, possible isa pang season. Pero ang tunay na sagot ay posibleng makita natin dalawang araw mula ngayon o depende sa paglabas ng NBA sa mga list of draftees this year draft. Dahil base sa pagsubaybay natin sa kampo ni Kai ay tahimik lang mga ito sa kanilang mga desisyon. Sa post ng East West Private ay walang clue kung ano ang desisyon nila about kay Kai. Anyway, again, maghintay na lang tayo about dyan. Suporta lang any decision ni Kai, sasalang man sa draft o tutuloy sa NBL. Samantala pang pag-good vibes naman, teammate ni Kai sa Adelaide na si Manuel Malu, pinagtripan na naman ang ating pambato. Bago tuluyang magkahiwalay ang landas na magka-teammate at magkaibigan na rin at the same time na si Kai Soto at Manuel Malu, ay may isang makulit na trip pa itong ginawa para kay Kai. Sa post na ito ay makikita ang customized print na t-shirt na kung saan ay nakalagay ang team photo ng Adelaide. Mapapansin na si Kai lang ang walang takip sa mukha at lahat ng nasa larawan ay may takip sa mukha ng buhaya. Kung natatandaan ay simula first game ni Kai sa NBL hanggang sa last game ay nangunguna ang mga kababayan natin sa mga comment section ng NBL, Adelaide at ESPN Australia. At malimit na makikita sa mga komento ay ang mga salitang crock si ganito, si ganyan, ayaw pasahan si Kai. Though totoo naman kung kaya ginawa itong katatawanan ni Malu. Ayon dito ay palagi daw nilang napag-uusapan sa ensayo ang mga komento ng mga Pinoy na ginagamit nila upang asarin si Kai. Si Manuel Malu ay nakilala bilang isa sa pinakamakulit na teammate ni Kai Soto sa Adelaide. Anyway, biro lang naman ito para sa magkaibigan at magkakampe na posibleng matagalan bago ulit magkita.